Grabe. Nagbibiro talaga tong ngunit ito. Perting, busluta sa bulsa. Ayun. Ano yung masasabi natin dito, guys? May unit na naman tayo na i-troubleshoot ngayon. Ito, Mazda Bungo RF engine, fully electronic. Yeah, from under what? Bigay mo under? Bigay. Na may sign sa ako, no? Lupag. Wala check engine, no? Oh. Wala sign sa lupag. Napundi siguro yung check engine kaya ayaw umilaw. Yung throttle natin ay tumutunog naman. Ibig sabihin may kuryente to. Malakas naman yung redundo ng engine. Ibig sabihin ay okay yung baterya. So yan, kahit anong gawin natin ay ayaw talagang umandar. May vlog ako na tulad nito, yung ayaw umandar. Itong relay lang na to yung pinalitan ko. Dahil hindi yun gumalaw ang throttle. Pero ito ay try natin kung gumagalaw nga ba talaga. So yan, observe natin, try natin on-off yung ignition. Kita natin na gumalaw talaga yung throttle. Try natin paandarin. So yan, ginamitan natin ng kati dito pero ayaw talagang umandar. Ayun, ito daw. Huwag naman sana. Ang ginawa ko ay sinukan ko lang yung engine dito para malaman natin kung may compression ba. So ayan, parang may buto-buto naman ng kunti. Try natin katihan. So ayun, wala talaga. Ngayon naman ang gagawin natin, try natin itis yung kuryente ng injector natin. So ayan, on off yung ignition. Tapos try natin i-bindong. So ayan, may kuryente naman. Ibig sabihin okay yung kuryente natin sa injector. So dito naman tayo, try natin kung may supply ba yung injector natin na fuel. So ayan, try natin start. Yun, kita natin na malakas yung ihi-ihi dito. Ibig sabihin ay may supply yung injector natin. So ang tanong ay bakit ayaw pa rin umandar yung engine natin. Ang ginawa ko naman dito ay tinanggal ko lang muna itong mga hose ng return natin para malaman natin kung may backlink ba. Makikita natin dito na wala naman siyang backlink. So hindi naman siya tumagas dito sa return. Medyo GG talaga to. So ngayon dahil sa ayaw talaga ay ayan, ginamitan natin ng lug nut dala ibot na naman. So ito na yung engine natin, medyo maputik na dito. Parang updated talaga tong mag-change oil. So ang gagawin natin, tanggalin muna natin yung mga injector. Madali lang naman yung pagtanggal ng injector. Basic, tuyok-tuyok lang yung diskarte natin. Siyempre, kailangan natin ng lalagyan para hindi mahagbong yung injector natin. So, yan. Ito na yung injector number 1 natin. Medyo mahirap talagang lagnot nila ibutin to. So, ayun. Observe natin. I-ready lang yung bulsa natin para hindi tayo ma-shock. Ito lang sa kalam. Yes. Grabe ni. Good job. Hala, oy. Guys, kita natin yung nozzle tip natin. Naubos. Baltisyo. Ang iba dito. Hala. Grabe. Nagbibiro talaga tong ngunit ito. Perting, busluta sa bulsa. Ayun. Ano yung masasabi natin dito, guys? Yung nozzle tip. Yan. Walang natira. So, bali apat talaga yung natunaw. So, lusaw talaga yung mga nozzle tip. So, malala talaga yung sinapit ng mga injector natin. So, posible na yung sa ilalim ng engine natin may problema din. So may posibilidad na magiging overhaul yung kahinat na ng engine natin dito. Pero bago natin yan gagawin ay magpapalit muna tayo ng mga injector. So susubukan lang muna nating palitan lang muna yung mga injector na nasira. So yung apat.
Pagkatapos, pag napa-andar natin, obserbahan natin kung magiging okay pa ba yung andar niya or kailangan na talagang buksan natin yung engine. Ngayon ay ito na yung mga injector na ipapalit natin. Ang tanong, bakit nalusaw yung nozzle tip ng injector? So yung history pala ng sasakyan ay nag-wild siya. So kusang nag-RPM, nag-revolusyon ng sobrang lakas. At nung namatay na yung engine ay ayan, ayaw nang umandar. Kaya nalusaw yung mga injector. May kabit yung apat natin na injector. So ayan, mamaya na natin ilagay yung hose dito. Try muna natin paandarin kung andar na ba. Okay, start. Ngayon ay magkaalama na to kung ano na ba yung kahintang ng engine natin. So ayun. Kita natin dito na umandar talaga yung engine natin. Ibig sabihin ay yung injector yung dahilan bakit ayaw nang umandar. Kasi natunaw na yung mga nozzle tip. Ang problema naman natin dito ay medyo ayan, palyado yung engine natin. Medyo delikado pa talaga yung bulsa natin dito. Kurog-kurog pa talaga yung kahintang. So medyo matagal-tagal na siyang umandar pero wala talaga. Dancing cowboy pa rin yung andar ng engine natin. So ang gagawin natin dito ay tingnan muna natin dito sa likuran. Ayan. So kita natin na mausok siya. Tapos purot-purot yung andar. Sinubukan nating apakan yung accelerator pero ayan, lumakas yung fuel knock. Mas lumala yung palyado niya. Medyo wala talaga, apiki talaga yung kahintang ng engine natin. Ang gagawin ko na lang dito ay gagawa na lang ako ng part 2 para maging okay talaga yung andar, kaya abangan nyo na lang yung part 2 dito.